Okay, magandang umaga ka Alpha Adventure Farms, JC De Guzman. So itong tanong na to ay galing kay Mira Fiore. Mira Fiore. So Mira Fiore, I don't know, no. Mira Fiore nakalagay dito. Sa YouTube iniwan yung comment na to. So babasahin ko na. Sir JC, balik comment po kasi ako. Ask ko lang po kasi, meron po akong dalawang division sa isang range net. I think yung kulungan niya may dalawang division yun, ibig niya sabihin. One is for Rhode Island Reds and the other one is for Black Australorps. Then, nag-vacation po ako ng 4 na araw. So, iniwan ko po sila sa parents ko. Then, pagbalik ko, nakita ko yung isang RIR rooster na sumalisi pala sa range ng Black Australorps ko. Ang tanong ko po is, gaano po katagal bago ko incubate ulit ang eggs ng BA ko, ng Black Australorp ko, para hindi cross ng Rhode Island Red and Black Australorp ang lalabas na sisiw? Salamat po. Ay, naku, Mira, sa kamalas-malasan, kailangan mo nang iluto yan. Joke lang. May paraan pa, no? Huwag kang mag-alala. Ah, okay, ganito yan. When I was still studying, no, yung basic ng poultry science. Kapag ang isang rooster, kahit na anong breed ng manok 'yan, no? Whether Bibi 'yan, Bengala 'yan, basta poultry. Once na sinampahan or kinasta niya yung babae na ka-counterpart niya, 10 to 14 eggs ang kaya niyang i-fertilize dong semilya niya. Pero yung 10 to 14 eggs na 'yan, hindi niya 'yan i-fertilize ng one time big time. Baka iniisip nyo, pagkasampa, pagkakasta, yung 10 to 14 eggs, fertilized na? Sa araw ding yon? Hindi. One egg at a time lang. So, ibig sabihin yan, for the next 2 weeks, yung similya ng kung sino mang rooster ang kumasta doon sa babaeng manok, no? Yung mga iiitlog niya for the next 2 weeks, maaaring ang tatay is yung huling sumampa sa kanya. Okay? Ngayon, kung itatanong ninyo, papaano kung dalawa sumampa sa kanya sa isang araw? Isang Rhode Island Red, saka Black Australorp na rooster. At ang sinampahan ay Black Australorp. Kaninong similya ang mananaig? Hindi natin alam, pare-pareho yan. Magkakaalaman na lang kapag ka napisa yung mga i-incubate mo, kung i-incubate mo man. Pero according to science, basta sinampahan yan ng isang rooster, 10 to 14 eggs ang kayang i-fertilize ng similya nung lalaking sumampa sa kanya. 2 weeks, no? Pero huwag niyong isaktong 2 weeks lang. Bakit? Kasi ang egg na de-develop within 25 to 26 hours. So, kung gusto mong sumate talaga, kung gusto mong maging stricto na lahat ng mga mapapapisa mo hindi sila crossbred ng dalawang magkaibang lahing manok, palipas ka siguro mga 3 weeks. So, lahat ng mga mapupulot mong itlog ng mga Black Australorp mo for the next 3 weeks, magmula sa araw na naaktuhan sila, ang problema, baka mamaya yung sa araw na naaktuhan mo, yung previous days pa pala, ano, doon pa sila nagsimulang mag-crossbreedan. 3 weeks, kainin mo. Yung mga, i-consume nyo na muna kung hindi nag-antibiotic, ha, ang mga alaga nyong manok. So, kung nag-antibiotic yan, I don't recommend na i-consume ninyo yung mga ito. Especially kung ultra-health conscious din kayo, kagaya ko. So, ayun, no? So sana may bago kayong natutunan sa sinagot kong yun na 10 to 14 eggs ang kayang i-fertilize ng isang sampahan lang. Pero one egg at a time. No? One egg at a time. Hindi siya bultuhan. Paglabas kasi ng egg cell ng babaeng manok doon sa kanyang ovary at gagapang yan, dadalo yan doon sa oviduct, parang bituan ng manok yan. Oviduct ang tawag doon. Paglabas ng kanyang egg cell doon sa ovary ng babaeng manok, within the first 15 minutes paglabas ng egg cell sa ovary, doon nangyayari ang fertilization. No? So, ayan. Kaya minsan may mga itlog na nasasampahan naman pero hindi siya fertilized kapag kinandling ninyo on the 7th day since day 1 of incubation. Ibig sabihin, hindi successful yung fertilization process within the first 15 minutes paglabas ng egg cell doon sa ovary nung babaeng manok. Actually, ovary lang dapat. Hindi ko na sasabihin ng babaeng manok.
may ovary ba ang rooster, wala naman. Pero para lang ano, sige. OA ang pagiging klaro na sinasabi ko. Anyway. So anong gagawin ngayon? Ngayong alam mo na 'yan, anong gagawin next time? Pagagalitan 'yung magulang na hindi. Next time i-secure mo na lang 'yung net, no? Saan ba siya lumusot? Sa ilalim ba? May butas ba ang net? Or lumipad ba? Try mo sigurong kung gaano ba kataas ang bubungan mo. Kung ang bubungan ay 7 feet, 8 feet, sakit mo na lang siguro sa taas ang range net mo. No? Kung sa baba naman dumaan ang manok mo, make sure may pabigat dun sa baba or mayroon kang ground pile or ground nail para hindi lumalaylay yung net sa baba. O kaya, pabigatan mo ng hollow blocks. O kaya, kung marami kang nakatambak na buhangin o lupa dyan, daganan mo yung nakalaylay sa baba ng range net ng buhangin or lupa. O para kahit banggain ng mga manok yan, hindi talaga alsa. No? So, yan ang gawin mong remedyo next time. No? Hindi naman sayang yung mga itlog, hindi naman inantibiotika yan, makakain naman ninyo. Or, pwede mo rin namang ipapisa, no? Kung gusto mo ng kung kaya ka concerned doon sa nako-crossbreed, kasi ayaw mong magka-issue sa mga buyers mo, baka mabentahan mo yung ng crossbreed na ano, ng na-crossbreed na manok. E di yung mga mapapapisa mong na-cross, pang personal na lang ninyo, no? Palakihin ninyo, pang karne. O pag may nag-birthday, or anumang handaan, yun ang katayin. So yun ang pwede. Or sunny side up na lang, ilaga. So yun ang pwede ninyong gawin. Ang mahalaga dito, Mira, ay ma-prevent mo to from happening again, kasi 3 weeks is 3 weeks, sayang yan. Oh, ilan yung pinapakain mo ng feeds? Hindi mo naman pwedeng gawing dahilan na since nasa lisiyan kayo, bawasan ko muna ng 50% ang feeds ninyo, ha? Magdusa muna kayo for 3 weeks para madisiplina kayo. Hindi mo nang pwedeng gawin yun. So pag ginawa mo yun, hihina yan sa pangingitlog. At it will take you a longer period of time para mabawi mo or maibalik mo sila doon sa normal na egg productivity nila. Uy, sumasabay ka. No? So yun ang lahat ang sasabihin ko, Mira, dito sa concern mo, no? So ngayon, dun sa mga gustong matutunan yung aking cultural management sa pag-aalaga ng Rhode Island Red or any heritage na manok, kasama mo na pati Decal Brown, register kayo dyan sa link sa description box. Basta click nyo yung expand nyo yung description box, nandyan ang link. Pre-recorded ang mga video. Yung module 1 tungkol sa pag-aalaga, cultural management. Module 2 sa marketing. Module 3, economics. Para alam nyo kung paano magpresyo, lahat ng gastos, lahat ng mga pwedeng pagkakitaan. No? Para alam nyo kung sa aling business model ng manok na yan, ang papasukin nyo, yung kaya lang ng budget nyo. Kasi hindi ibig sabihin na mas malaki ang tubo sa 5-month-old na breeder na pagbebenta. Hindi ibig sabihin doon ka palagi. E paano kung hindi mo kayang pakainin for the next 5 months yan? Oh, malaki nga ang tubo doon pero hindi kaya ng budget mo. E doon ka muna sa kaya ng budget mo. Kung halimbawa ang kaya lang ng budget mo ay day-old chick, e doon ka muna sa day-old. No? At least alam mong kumpitin yung pagbebentang may tubo. Hindi yung perineswan mo dahil wala, trip mo lang na ganun ang presyo. Hindi mo alam, lugi ka pa pala. Ay, nako. Okay? So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.